Isinailalim na sa state of calamity ang dalawang bayan ng South Cotabato matapos ang malawakang pagbaha. Sa bayan ng Banga, aabot sa 10 kabahayan ang nasira ng malakas na hangin bunsod ng pag-ulan. Narito ang report ni Justoni Humamil ng GMA Regional TV, One Mindanao. Nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Surala at Tampakan sa South Cotabato matapos ang malawakang pagbaha sa lugar sa mga nakalipas na araw. Nagresulta ito sa pagkapinsala ng mga pananim, kabahayan at mga infrastruktura kabilang ang tulay. Tatlong barangay ang apektado sa Surala na kinabibilangan ng Little Bagyo, Sipaka at Tubiala. Mahigit 100 pamilya naman ang apektado. Samantala sa bayan naman ng Tampakan, tinatayang nasa mahigit 200 pamilya ang inilikas mula sa tatlong barangay ng Danlag, Pulabato at Palo. Ilan sa kanila ang nawala ng tirahan matapos masira ng baha. Isang individual naman ang naiulat na namatay matapos maanod ng baha. Sa bayan po ng Surala, ang dami pong mga naapektuhan, tulay po na nasira at saka mga agricultural area. Same thing din po sa may bayan naman po ng Tampakan, mga tulay, approach ng tulay and syempre yung mga agricultural areas na na-damage. Sa bayan naman ng Banga sa South Cotabato, 10 kabahayan ang nasira sa Purok Upong, Barangay San Vicente, bunsod ng malakas na bugso ng hangin na may kasamang pag-ulan. Wala namang naiulat na namatay o sugatan sa pangyayari. Patuloy pa ang isinasagawang assessment ng PDRMO sa pinsalang iniwan ng baha. Meron tayong mga naitanap totally damage na bahay sa area naman po ng Tampakan, pero mostly po agricultural and infrastructure project. Ongoing po yung pag-aayos natin at syempre tinitingnan din po natin yung panahon kasi syempre hindi po tayo basta-basta makapagpaayos ng ating approach ng tulay kung hindi po natin ma-rechannel. At syempre hindi makakababa yung ating mga equipo kung malakas pa din po yung tubig. Ako si Justoni Humamil para sa GMA Regional TV.